Natunto ng Brigada News Team ang lugar ng isang 85 anyos na lola na umano'y kapatid na panganay ng yumaong action star na si Rudy Fernandez sa Barangay Linaw, Matalam, Cotabato. Nahanap ng news team ang lugar ng lola dahil sa videong kuha ng isang vlogger na si Ronnie Paglinawan Zerna. Pero dugay na ko nakahibalo nga kanang ang iyang igsuon si Rudy Fernandez. Mm. Niya. Video. Niya, moto. Misturya, misturya siya, nako nga, basig mo, paano siya ba? Basig mo, mag-trending. So, nag-trending kita yung marino. Ang nasabing kapatid ng artistang si Rudy ay nakatira lamang sa isang maliit at sira-sirang bahay kasama ang kanyang anak. Sa pagbisita ng news team, isa-isang inalala ni Lola Teodola Galacio Madeloso ang kanyang alaala sa kapatid nitong si Rudy Fernandez. Ikaw ka mag-uwangan? Igsoon din mo ni Rudy Fernandez itong action star? Artista? Oo, ako'y nabuhi at to. Ito pagkubulan, ako'y nagpakaon at to. Kaya nasakit kong mama. Pito pa rin sa kabulan, si ikaw yung nag-atiman. Pila din mo mag-igsoon din na eh? Kuan may pito. Aniya, pito silang magkakapatid at 14 anyos pa lamang siya noon nang ipinanganak ng kanilang ina na si Yotikia, si Rudy, sa Barangay Garcica, Makilala, Cotabato at siya na umano ang nag-alaga nito. Dahil sa kahirapan at wala rin umanong trabahong maganda ang kanyang ama na si Marcelino, lalo na't nagkaroon pa ng sakit ang kanilang ina noon, ay hindi sana naipaampon ang kapatid nitong si Rudy sa kanilang kapitbahay na nakapag-asawa ng taga Maynila. Kaon siya, kamuti akong kaon, iwan ka ito ba? Kaya kamuti na kayo, wak may gatas ba? Kaya itong pagkamatay sa imuhang mama? Pag uli niya, kaya wag ipauli mga doktor, gigawas. Ingo na siya nga, ipaadapra ng bata sa lino, kaya mamatay na diharas inyo ha. Kasi nagsuggest yung mga ipaadap si Rudy? Si akong mama. Ay, uy, mama. Pag uli niya. Nagsakit na yung mama ito. Pagkatulog adlaw, namatay siya. Dagdag pa ni Lola, ang mag-asawa na umano ang nagparehistro kay Rudy, kaya Fernandez ang naging apelyedo nito. Dahil sa pabalik-balik sa ospital ang kanilang ina noon, ay naibenta nila ang kanilang 5 ektaryang lupa sa halagang 250 pesos. Kaya doon na napagdesisyonan ng kanyang mga magulang na ipaampon na lang si Rudy para mabigyan ng magandang buhay at hindi umano magutom katulad nila. Sa ngayon, kahit 85 anyos na si Lola Teodola, ay hindi pa rin ito nakakalimutan ang kanilang panlima at bunsong kapatid na si Rudy. Kitang-kita rin ang team sa mukha ni Lola Teodola ang pagkasabik nito na sana noon pang buhay ang kanyang kapatid na matagal nang nawalay ay sana nayakap man lang ito. Naging masaya naman si Lola Teodola sa naging buhay ni Rudy sa Maynila, lalo pat naging sikat na artista ito at ayon pa sa kanya ay masaya na itong palagi niyang napapanood ang pelikula ni Rudy. Sa ngayon, kahit man lang sa kanyang huling sandali, ay nanawagan ito sa mga anak ni Rudy Fernandez na sana'y makita at mayakap man lang ang mga ito. Manang magkita palagi, buhi pa ko. Niyagwa na, di. Wala na po sila makitaan. Ito lang nga mo, magpakita sa kuha. Kaya ako may gabuhi sa ilang aman. Ako may nagbuhi ito, gamay pito pa kabulan tugod. Ako si Lizelle Anyon Banga. In the heart of changing lives ng Brigada News Philippines, the Music and News Authority.